Kung mapapansin niyo itong kita ba? Kung papansin niyo ito putol, tingnan niyo, ito hindi putol. Putol 'to. Naputol 'yon kasi pinutol 'yon doon sa airport, yung hindi ko alam. Bale, nung pagdating na namin, pagbukas ko, nalaman ko na lang putol na nung pagdating namin sa pinaka-destination namin. Putol na yung kuan bukas na. What's up, mga lods? So, kung nakikita ninyo, nag-iimpake po ako ngayon. Dahil paalis na naman. Sabi nga nila, the sea is calling na naman. Kaya naisipan kong gumawa ng video para may pakita na rin sa inyo kung ano yung mga dinadala on board. At saka may mga tips na rin ako. Kaya dyan lang kayo. So, magsimula tayo dito. So, yan. Mga basic na mga kailangan. Toothpaste, cotton buds, yung mga ganito, floss. Ito, nagdadala ko nito para mabango lagi yung kwarto. May ano naman doon, may spray naman doon na air freshener, pero nagdadala pa rin ako nito. Ito, nail cutter, wag na kalimutan to dahil importante din ito kasi mahirap pag wala kang nail cutter, nanghihiram ka lang ng nanghihiram, 'di ba? May mga nail cutter naman yung mga kasama mo. Kung gusto mong manghiram lang ng manghiram. Tsaka ito, importante rin to dahil iwan ko lang kung sa lahat ng barko ganito yung saksakan, pero sa ako kasi, sa based on experience ko, lahat ng barko na nasakyan ko ganito yung saksakan bilog. Kaya kung maaari, huwag niyong kalimutan na magdala ng ganitong adapter. Minsan may nahihingi ka naman kay ano, electrician na ganito. Eh paano kung minsan wala din eh? Paano kung wala? Kaya manghihiram ka ulit sa kasamahan mo. Kaya wag na wag yung kakalimutan din ito. Tsaka ito, yung mga ano lang naman. Ito, may mga dala rin akong mga gamot. By Jessic. Yung mga para sa lagnat. Vitamins. Ito, ewan ko padala ng kasama ko to. May kakilala kasi ako doon sa barko. May pinapasuyo. Yan. Ito. Toothbrush, tatlong toothbrush kasi every 2 months nagpapalit ako. Ito rin, lotion dahil alam nyo na, pangpakinis ng balat. Tsaka shampoo. Kung mapapansin ninyo, wala akong dalang sabon dahil libre lang ho yung sabon dun sa barko. Yung Lux, alam nyo yung official sabon ng mga seaman, yung Lux. Diba? Kaya kung may mga kakilala kayong seaman na may dalang Lux, galing ng barko po 'yon. Wala namang masama kung dinadala 'yon dahil at least, 'di ba? Magkano rin 'yung sabon? Tsaka, 'di ba, hindi na nga kami naliligo para makapagdala lang kami ng sabon. Ganun namin kayo kamahal. Tsaka ito pang malakasan, mga lods. Huwag na huwag niyo rin itong kalimutan. Dapat meron din kayong ganito dahil alam niyo naman 'yung trabaho sa barko, physical lagi, kaya hindi mo may iwasan na minsan sumakit 'yung katawan mo, kaya mag-omega na. Ito, pang COVID. Ito naman, chinelas. Ganito yung chinelas na din ako kasi sa company namin, bawal na yung chinelas na ano, yung Y. Yung Y na chinelas, bawal na yun eh. Marami yata na yung aksidente dun. Kaya, ganun. Sunod naman, ito, mga medyas. Medyas, lagi akong nagdadala ng minimum na 6 na pares. Yun, pero yung dala ko ngayon, 7. 7 pares dahil minsan kasi lingguhan ako naglalaba. Kaya 7 pares. Ito yung mga dala ko, mga iba. Yung mga dala ko pa to sa last vessel ko. Ito yan, mga brief, mga dapat din brief. 7 o mas marami pa dahil minsan kasi sa barko, pag yung mainit, maano yung trabaho, minsan, pagbasa yung brief mo, minsan nakaka-apat na palit ka pa eh. Kada break, nagpapalit ka ng brief dahil hindi mo matiis eh. Dahil, kasi yung basang-basa ng pawis mo eh. Tsaka ito, mga damit. Kadalasan ng mga dinadala kong damit, mga pambahay lang. Dahil, alam nyo naman, yung barko, parang bahay na rin natin yun. Tsaka,
sino ba naman yung pupurmahan mo doon, di ba? Kaya, pero may dala rin akong mga panggala. Kasi minsan, pag nag-shore leave, yan, minsan din, may party rin on board. Kailangan din presentable rin yung itsura mo. Huwag naman yung, kung di ba? Tsaka may dala rin akong mga jogging pants. Kasi sa bridge, bawal kasi yung shorts. Kaya, jogging pants, adi kaya, maong, basta nakapantalon. Iwan ko lang sa iba. Yung iba kasi, yung mga strictong mga kapitan, bawal kasi yung shorts, mga lods. Oops. Tsaka ito, kung napapansin nyo, lahat ng kadalasan ng mga picture sa, kung sa, halimbawa, sa Marino PH, yung mga picture ng mga seaman, may mga ganito, di ba? May mga ninja mask. Bakit nga ba may mga ninja mask? May mga ninja mask, hindi nawawala yan. Hindi nawawala yung ninja mask. Kasi yung ninja mask, lalo na sa aming mga AB, kami yung mga nagtitik-tik ng kalawang, di ba? Kaya, siyempre, yung jet chisel, malakas yan. Malakas din yung talsik sa mukha. Eh, kaya, may protection. Saka yung, ano yung, tawag dyan, sa Tagalog? Yung abog ba, sa Bisaya? Ano yun? Yung mga, ano ba tawag dyan? Yung dust sa English. Alikabok. Kasi may mga alikabok. Minsan kasi may mga alikabok. Kaya, protektado ka. Pero, karamihan talaga yung main reason bakit may ganto. Lalo na sa ating mga Pilipino. Kasi, lalo na pagpatapos na yung kontrata, mga 2 buwan bago bumaba, hindi mo na makikita ang mukha. Lagi nakamaskara dahil gusto pag-uwi. Guwapings, di ba? Sino ba naman ayaw nun? Ganun nga din ako. Pero hindi naman lahat. Pero, di ba? Mas maganda rin yung pag-uwi mo. Chuy-chuy ka, di ba? So, ito pa. Susunod. Susunod naman ay papay ito. Yan, mga pagkain. May mga dilata. Mga pansit canton. Di ba? Sikat din yan. Lagi mo rin makikita dyan sa Marina PH na nag-post na mga may maraming pansit canton, pagkain. Bakit nga ba kaming dadala niya? Wala ba doon? Actually, meron doon. May mga noodles, corned beef, yung mga ano, tuna. Meron doon. Kaya lang, yung lasa, iba yung lasa eh. Tsaka, pero hindi naman yun yung pinakarason kasi tayo naman mga Pilipino kahit ano naman yung kainin natin. Ang rason ko kung bakit ako nagdadala niyan, dahil minsan kasi may mga mabilisang trabaho, may mga alanganin na trabaho. Halimbawa, kailangan nyo dumikit ng puerto ng mga alas 12, alas 11, o alas, sabihin natin mga alas 11. Matatapos yan, mga alauna, alas 2 na ng hapon, minsan matagal pa. Minsan, wala pang pagkain sa kusina. Kaya, at least, meron kang instant na kuhaan pagkain na. Pwede mo lang naman i-microwave yung mga yan eh. Pag microwave o may tinapay ka doon o kung halimbawa may kanin na, pwede ka nang kumain. Tsaka ito, itong backpack, dito naman nakalagay yung papeles mo, yung halimbawa yung may blue book tawag sa amin. Nandoon yung mga papeles mo, tsaka yung laptop mo, yung mga gadget, dapat nandyan lang lagi sa backpack mo. Tsaka ito, may dala ko laging jacket lagi sa hand carry ko para in case na malamig, may nahugot ka kagad na panglamig. Ay, ito pa pala, may isa pa pala akong tip sa inyo. So, dito, ito. Papakita ko sa inyo. Kung mapapansin ninyo, itong, kita ba? Kung papansin ninyo, ito putol. Tingnan nyo, ito hindi putol. Putol to. Naputol yon kasi pinutol yon dun sa airport. Yung hindi ko alam. Bale, nung pagdating na namin, pagbukas ko, nalaman ko na lang, putol na, nung pagdating namin sa pinaka-destination namin, putol na yung kuan, bukas na, may nakalagay dong note na binuksan pala nila. Binuksan nung authority doon sa kuan-kuang ano, bansa, hindi ko na lang sasabihin yung bansa, kasi baka mayari pa tayo. binuksan doon sa mga sa dinaalan naming bansa doon sa airport. Naglagay naman sila doon ng note na binuksan namin ganito, parang nagra-random check o parang sa tingin ko may suspicious item. Halimbawa, pag may ganyan binubuksan nila, sa tingin ko
Yung akin, kaya nila binuksan, may dala kasi ako nung ano, muncher. Muncher ba yan? Yung green peas. Kasi yung green peas na dala ko, binuksan nila eh. Parang yung pagkabalot, binuksan nila. Yun, parang tinignan nila. Siguro, ewan ko kung ano yung suspecha nila. Yun lang naman. Yun lang naman ang ano, na na nakita kong rason. Hindi natin alam. Kasi may mga rason naman silang authorized naman silang mabukas. Pero wala naman nawala sa ano, sa bagahe. Tip ko rin sa inyo, ang gamitin yung lock ng kuan na nakikita niyo pa. Oh, ang gamitin yung lock ng bagahe niyo, ito yung may TSA approved dahil kaya nilang buksan 'yan kasi pag yung dati ko kasi yung gamit na lock, yung padlock, yung nabibili din sa ano, sa yun nabibili din sa gilid ng yan sa kalye. Mahirap kasi buksan kaya ayun. Pinuwersa nilang buksan, pinutol na lang nila yung kuan ng zipper para mabuksan nila. So shout out nga pala kay Sifius Gaming ng Castaneda Shipping, Loreto Marbella, Jumar Magalong, Ian Pagudar, kay Bossing Jason o Gilbert Bayre na mga Bayre Brothers, mga chuy-chuy sa tangke. Kumusta mo diha mga brad? Rosny Favila, Andro Bacos, Christian Kalubay, Rafi Tarul, Erich Feb Antohado, Adrian Liquisia tama ba? Dave Malaki, El Rose Loves Journey, Marineros Official, Yan Montesa, Bisaya Pod, oy, kumusta mo diha? AJ Rivera, Brian Likong, Paking Oliver, Jonathan Juman, Rondel Espinosa o Kang Zenon, Kang Dave. Kumusta Dave? Padayon lang na imuhang kuan kay klaro kayo na kay future na imuhang talent. So, yun lang naman guys. I hope na nagustuhan niyo yung video na yun. Paki-like na lang. Please, mag-iwan na rin kayo ng comment kung ano yung mga, kung may mga tanong kayo, kung ano yung mga gusto nyo. Gusto nyo yung gawa nating video, susunod na video, mag-comment lang kayo. At sana nagustuhan ninyo.